Ayan, hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? At sa mga bago pa lang po sa channel na ito, kung gusto niyo pong mag-subscribe, ayan, pakiclick na lang po ang subscribe button at yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. At ayan, pagpasensyahan niyo na po, medyo busy tayo lately kaya wala tayong masyadong upload. At ayan po, may tanong dito si Sir WH7IB7EG6Z. Ma, mag-open pa lang po ako ng business. Ano po unahin ko? Mag-stock muna o permit po muna? At need po ba ng business account? Okay, kung halimbawa sir, ikaw ay nasa city, tapos papagawa ka po ng building. Kasi kapag sa city ka po or sa mga strictong lugar, tapos papagawa ka po ng building, naghuhukay-hukay ka pa lang diyan, naghahalo blocks, nagsesetting ka pa lang ng halo blocks mo, sisitahin ka kaagad at pakukunin kanila ng building permit. So that's the time na kailangan mo na mag-start ng yung mga permits po. Kasi kung anong pagagamitan mo noon. So ganun po siya. Pero kung halimbawa mag-start ka lang po sa light materials, yung hindi ka naman mag-building, hindi kailangan ng building permit ka agad, like halimbawa yung mga typical na maliliit na mga aspirant or gusto mag-start up ng business na nagsisimula sa maliit at hindi naman talaga papagawa ng building, na yung hindi magre-required ng building permit, na hindi naman concrete talaga, is okay lang po na hindi ka na muna kumuha ng business permit. Actually, inaallow naman tayo ng mga munisipyo, ng mga city, depende po kasi yun sa higpit eh, na mag-operate muna ng ating business permit, kasi may try and error po yan. Pero kung talagang kayo magpapagawa ng building, ay i-required po talaga kayo ng business permits kasi pakukunin ka agad kayo ng building permit. So, kung ako po sa inyo, kung hindi naman sobrang kalikihan kaagad yung pang-start nyo, lalo na kung hindi naman kalikihan talaga kaagad yung iyong pang-capital, kasi ilalaan mo magkano rin, di ba? Kung magko-concrete ka, ilalaan mo dyan, pinakamaliit, 200,000, depende pa sa location mo. So, kung halimbawa naman ay, magre-rent ka lang, unahin mo na po munang stocks, kasi kahit na may permit ka, kung wala ka namang stocks na pangbenta, ay hindi ka po makakapag-start ng business mo. Kagaya nga po ng sinabi ko, usually naman inaallow naman, mayroon tayong allowance na kung kailan tayo dapat mag-required na magkuha na talaga ng business permits. Yung iba nga dyan, halimbawa pag maliit lang po, nag-start ka sa maliit, tapos maliit lang naman, up to 2 years pwede kang payagan. Pero kung halimbawa pag-open mo after 6 months, tapos malaki na siya, nakita na parang stable na yung business mo, pwede kang sitahin ng taga-city or ng taga-munisipyo na pakuhain ka na ng business permit kapag nakakitaan po nila ng may try and error try and error time na kung continue yung business mo or baka kasi in 2 months, 3 months, diba, magsara ka na or hindi maging successful yung business mo. So, may try and error po yun. So, yun na lang po muna. Kung ako po sa inyo, mag-start ka po ng maliit lang, kung halimbawa sarili mo yung lupa or magpapagawa ka ng shop mo, store mo, try mo muna sa maliit po para magkaroon ng try and error para kahit hindi ka na kumuha ka agad ng business permit mo sa pag-start pa lang. Unahin mo po kahit na maliit lang, unahin mo po yung iyong mga stocks talaga kasi yun yung mas importante. Sa amin po, share ko lang, dalawa po yung aming shop, yung aming store. Pero nag-umpisa po palagi sa maliit kaya nakakapag-operate muna kami. Usually ginagawa ko after 6 months bago ako nagkukuha ng permit or 3 months kapag talagang parang nakikita kong patuloy-tuloy na kahit na hindi pa ako sinisita ng munisipyo na required na ng permit. So, yun po yun. Kailangan, kung halimbawang maliit lang or sarili mo naman yung papagawa mo, mag-start ka muna, mag-operate ka muna. And then, saka ka na lang po kumuha ng permit. Usually, January. Pag mas maganda, January. Para buong taon mo na siya, the next year mo ma gagamit yung iyong business permit. Okay po, so yun lang, sana ay nakatulong ng konti at nakapagbigay sa iyo ng konting idea.
itong ating vlog ngayong gabi. Thank you very much and see you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye!